kumusta na po kayo? Again, welcome to my YouTube channel. Ang gagawin ko po ngayon ay damit ng aso. Yan, gagawa ako ng 2 piraso. Tapos guys, eto kasi, yung damit nung pamangkin ni Boss. Shout out nga pala kay Miss Nadine Ciruela. Ito na yung damit ng baby mo. Hiniwahiwalay ko na. Ngayon guys, ito yung kasing damit nung kanyang aso, nung kanyang baby. Hiniwahiwalay ko kasi gagawin ko siyang pattern. Ayan, naghiwahiwalay na po siya. Kasi kung ako po yung gagawa talaga, parang nahirapan ang inyong lola na gumawa ng inyong pattern. Ayan to guys, hiniwahiwalay ko muna siya. Pero pag ano, ibabalik ko din po siya sa dati. Ngayon, ang ginawa ko, gumawa na ako ng pattern. Nag-adjust na po ako. Kung ito ay medium, bali ito pong ginawa kong padron ay large na. Ngayon, itong large, ito na po yung palalakihin ko. Dito na po ako mag-a-adjust. Nakuha ko na po yung sukat nito. Kaya ang gagawin ko po ngayon, gagawa ako ng 2 piraso ng sukat nitong tinastos natin na damit ni Ashley. Ashley kasi yung pangalan ng kanyang dog. O tara guys. Ito lang kasi yung parts niya. Ito yung back niya. Yan. Tapos guys, ito yung dibdib. Sa dibdib po yan. Yan lang ang pattern niyan. Tapos, ito yung sa sleeve. Oh, ito yung sa... Dito guys, sa band ng kanyang sleeve. Meron siyang band para medyo mag-pop yung sleeve niya. Oh, yan. Ito yung sa neck. Yan. Yung dinodobling ganon. Yan. Meron na din po siya niyan. At ito po yung nasa ibaba. Oh, guys. Ito lang yung kukunin natin. Kukuha ako nitong red. Ano ang tela nito? Flannel. Kunin po natin yung dibdib. Gawin natin, pagkuha nito, dito tayo sa nababanat. Para pag sinuot sa paa, mag-e-expand siya. Hindi po siya pwede doon sa cotton na walang banat kasi baka hindi po siya sumuot sa leeg katulad nito. Pag wala pong banat ito, hindi po magkakasya sa leeg. O yan. Ngayon dito, itong kanyang ito guys, doblehin na lang natin. O yan guys, natapos ko na yung isa. Itong isa, tas lang ito guys, ito yung pinalaki kong pattern. O, itry natin yung mas malaki ng konti. Bali, medium po yun. Ito na po yung kanyang large. Kunin na natin yung pattern ko sa neck. Ayan guys, para yung kulay, rainbow talaga siya. O yan, nakuha na natin yung leeg. Ngayon, yung sa tiyan, ito ilagay natin yung kulay blue. O yan guys, oh. Pansin nyo, lumaki. Dito natin kunin.
natin yung dibdib. Ito po yung sa kanyang sleeve. Yan. Dito po natin kunin sa makulay na parte. Ngayon, itong mangkas natin, pag ganun guys, hindi siya mababanat. Kaya ang gawin natin, pag ganito. O yan. Para nababanat pa rin siya. Oh, ito po yung mangkas natin. Oh, yan guys. Nakuha na natin. Pag ito nilagay ko mamaya, ayan, pag ganyan, rainbow, ikakapit natin dito. Oh, yan guys. Tatahiin ko na ito. Pero dito, straight machine lang muna. Mamaya, ipa-5 thread ko siya doon sa kabila. Kasi wala po akong 5 thread machine dito. So, guys, ito. Dudugtong-dugtongin ko na muna. Kasi mamaya po, doon natin ipa-5 thread sa kabila. Yan. Ito yung dalawang sleeve. Yan. Tapos, guys, ito yung pang-ano natin. Pang-whisper. Ayan, basta ito sa laylayan ng manggas. Yan, pag nilagay nyo, hatakin nyo ng konti. Yan. Ito. Tapos itong kabila din. Guys, naikapit na natin yon. Ngayon, ito yung pinaka-back. Itong manggas, pwede na natin ikapit kahit hindi pa ano, kasi malayo naman siya dito sa laylayan niya. Ilagay na natin doon. Yun. Naikapit na natin. Tapos guys, eto, kapit na rin natin. Ang kulang na lang dito, yung 5 thread. Oh, eto na. Eto na po yung back. Eto na yung dalawang sleeve. Ngayon, dito na tayo sa kanyang dibdib. Sa dibdib naman, ganun din guys, pumunta rin kayo doon. At ikapit na natin doon. Ganun din itong kabila. Madali lang po siyang tahiin. Pero pag tinitingnan nyo po, parang hindi kayang gawin. Madali lang po pala siya. O, buo na siya guys. Ito yung sa neck. Ngayon, sa neck, bago ko siya mamaya ikapit, kailangan kasi naka-overlock na to. Kaya dito sa neck, tahian muna natin siya ng ganun. Pag natahian nyo ng ganun guys, ito, ibukan nyo, tapos ibalik nyo siya doon. Pasadahan na natin. O, yan. O, ito na. Ito na din yung, ito naman yung pinaka-band niya doon sa bandang kwitan. Tahian na din po natin. Yan. Para pag in-overlock natin mamaya. O, tapos
tapos na itong red, guys. Overlock na lang ang kulang nito. Yung isa naman. Ito na yung kanyang rainbow suit. Ngayon, ito yung ano natin, yung sa neck. Tugtungin na po natin dito. Ito siya, guys. Oh. Ayan, oh, nahahatak po siya. Ayan. Tapos, ito po, ibuka nyo na dito. Para po, naka-prep. Oh, yan guys. Etong mga ito, mamaya natin ikapit ito pagka po na-i-pipe thread na yung body. Oh, yan guys. Babalikan ko kayo mamaya. Oh, guys. Ito na yung kinahi ko na damit ni Ashley. Yung dog ni Nadine. Yan, ito po yung isa. Ganito po yung tiyan niya. Yan, pero yung pong sukat talaga ng dog niya, ito guys, yung kinuha ko doon sa tinastas ko na damit ni Ashley, ito po yun. O, tapos, ito yung isa. Basta gumawa po ako ng 7 tiraso. Yan, yung ibang tela kasi guys, hindi masyadong ano naman, pero pang araw-araw, pwede na rin. O, ayan. Yan, simple-simple lang po yung ginawa ko. Yan, kasi yung pong tela natin, eh, yung mga ginagamit ko lang dito. Pero kung bibili po talaga nung para sa ganito, sa dog, maganda po yung flannel. Ito po kasi cotton lang po ito, guys. O, yan, sana nagkaroon kayo ng idea si ginawa ko ngayon. At sana po nagustuhan nyo naman. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Mag-like at mag-share at dun po sa mga nanonood ng aking vlog. Thank you po ng marami.